Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Hey guys! Happy Monday everyone! Kumusta po kayong lahat? Naway, nasa mabuting kalagayan po. Update tayo sa To Have and To Hold. Last week na lang po. Pero bago ang lahat, don't forget to subscribe my channel mga kasay. Alright! Oh my gosh! Talagang out! Talaga ang bawat ng mga pangyayari dito labang sa To Have and To Hold. Last week na lang po. So, ayun na nga. Sinugod nga ni Kale at saka ni Dom itong si Erica. Nananahimik lang naman sila ni Ma'am si Vicky. At doon talagang hindi na ni Dom mapigilan talaga itong si Kale. Kasi diba, si Erica lang pinagtulungan talaga ito ng dalawa. Hanggang sa grabe lahat-lahat ng mga sinasabi is binabato nila kay Erica. Lalo na dito itong si Kale. Nainis ako dito kay Kale, no? Konsentidora siya sa pinsan niya. Dati pa naman, Kel, bakit hindi mo ginaganyan yung pinsan mo nang lumandi dito sa asawa ni Erica? Alam nyo, ang punot dulo talaga dito is si Dom. Dahil kung hindi na nilandi yung asawa ni Erica, is hindi ito maging biyuda. At walang kaguluhan. Diba, masaya sila ni Gavin at ganun din sila ni Erica. At hindi magkakilala si Erica at saka si Gavin. Ngayon na na-inlobby na itong dalawa sa isa't isa, is tsaka naman itong si Dom hahad lang sa relasyon nga nila gawa ng mahal na mahal niya itong si Gavin. Kaya itong si Kale talagang sarap din ito sampulan ng isang sampal ni Ma'am si Vicky, no? Kaya syempre kakaawa din itong si Erica. Kaya nga sabi ni Erica, ngayon kung gusto mo talaga na ayusin yung relasyon niyo ni Gavin, din kayo ang mag-usap, wag ako, di ba? At yun nga, buti na lang is dumating ito si Ma'am si Vicky at talagang nagsisigawan, naging palingkera talaga silang apat. Kaya itong si Dom at saka si Erica is umiiyak na lang habang si Ma'am si Vicky at saka sila ang nagdidibate. So tama naman talaga si Ma'am si Vicky. Malandi rin kasi ito, malantod itong si Dom, di ba? Tapos ngayon isisisi nila lahat kay Erica, di ba? Lahat kasi ng galit sa pamilya ni Gavin dito kay Erica. Na which is, si Erica naman is, siya nga yung inaagawan ni Dom dati, di ba? Parang walang nangyari, di ba? Namatay yung asawa niya dahil kay Dom, di ba? Parang hindi nga sila galit na ganun, di ba? Di nila iniisip na si Dom talaga dito ang punot dulo ng kaguluhan. So, buti nga sa'yo at na-realize mo na ikaw talaga ang may kasalanan, di ba? Umakting din itong si Kale. Akala mo eh, napaka-inusinte itong pinsan niya na malantod. Nainis ako dito kay Kale, no? Dapat sa gitna siya, hindi yung talagang ipagdiinan niya. Kung gusto talaga ni Kale na magbalikan itong dalawa, din kausapin niya itong dalawa, yung pinsan niya at saka si Gavin. Huwag naman niya sigaw-sigawan ng ganun talaga si Erica, di ba? Kasi hindi rin malinis itong pinsan niya, di ba? Siya nga ang dahilan, kakasura, no? Tapos, yun nga mga kajay, itong si Dom, bawa nga, di ba, bawal, pag buntis, bawal ma-stress, hindi naiiwasan. So, ayun, bigla sumakit yung chan niya at hindi na siya nakasigaw doon sa kasama niya sa bahay kasi syempre masakit yung chan niya, no? At yun, biglang tumawag itong si Kale na nakalock nga yung kwarto nila at andoon sa loob si Dom. Samantala, ito naman si Gavin is napasugod dito sa bahay nila ni Erica. At yun, ayaw pa talaga ni Erica sasabihin ang katotohanan na sinugod siya ng asawa niya at ng pinsan niyang si Kale. Kaso hindi talaga mapigil ni Ma'am si Vicky na sabihin kay Gavin. Sa totoo lang, tumpak naman
talagang walang ginawa itong si Gavin sa buhay ni Erica kung hindi nagdala lang ng kaguluhan. Tahimik kasi itong dalawa eh, di ba? Tapos nag-aayaw ni Erica na pagsalitain yung mommy niya, kaso syempre bilang isang ina, nararapat lang din na malalaman din ni Dominic ni Gavin ang katotohanan na gusto ni Dominic na makipagbalikan. Iwanan ni Erica itong si Gavin para magbalikan sila, kasi nga syempre umaasa din itong si Dom na mahal pa ni Gavin ni si yung asawa niya, at para lumaki yung anak nila na buo yung pamilya. Na para sa akin okay lang naman yun. Dapat kasi ikaw din, Gavin, magsalita ka na rin kasi ng katotohanan. Sabi nga, walang kinikilingan eh. Bakit kasi kumikiling ka pa? Or kinikilingan mo pa ito, Gavin, si Erica, na obvious naman na mahal mo pa itong mag-ina mo. So, yun mga kajaya, ang abangan natin bukas kasi nga, na-admit kasi itong si Dom sa hospital. Siyempre, di ba? So, sana hindi na walang nangyari sa baby nila. Sana okay pa rin. So, madala naman ito sa maayos na pakiusapan. Ito naman, daddy ni Gavin, isinisisi na naman si Erica. Na wala naman si Erica kasalanan doon. Sila ang sumubo, diba? Natural lang din yun. Sasagot si Erica, ay nanahimik siya, diba? Okay na sila noon dati pa, diba? So, sabi ni Gavin is, huwag mo naman isisihin si Erica kasi hindi naman niya kasalanan. So, syempre, makinig ba yung daddy niya? Butong-butong nga siya dito sa manugang niyang si Tom. At yun nga mga kajay, nakiusap na itong si Erica kay Gavin na kung kaya pa naman talaga ayusin yung relasyon nila, is ayusin na. Okay lang sa kanya magpaparaya dahil kahit masasaktan siya. Good choice, Erica. Yan lang ang dapat. Kasi magulo na ang pamilya nila. So, huwag mo na dagdagan. Huwag ka na makisali sa magulong pamilya. Hayaan mo lang si Gavin at saka si Dom. Maging masaya ka din. Mayroong lalaki na deserve na mahalin mo at darating sa'yo. So, pakawalan mo na yan si Gavin para maging masaya na sila. At wala nang aaway sa inyo. Tahimik na yung buhay niyo ni Mamshi Vicky. Ang tanong, pakawalan ba kaya ito ni Gavin? Ako, Gavin, bigyan talaga kita ng sampal bukas pag hindi ka pumayag. So, thank you so much mga kajay. And see you on my next vlog. Of course, tomorrow night yan. Bye-bye. God bless.